Sa video na ito mga boss ay pag-uusapan natin kung ano ang proper procedure sa paggamit ng plastic gauge. Unang-una pagka sinabing plastic gauge ay pumapasok sa ating isipan na ito ay isang bagay o instrumento na panukat ng clearance ng ating mga bearing shell sa ating mga crankshaft. Bakit importante na masukat ang ating mga bearing clearance? Ating mga bearing at journal ay mayroong exact measurement of clearance. Kung napapansin niyo mga boss, mayroong maraming kulay ang ating mga plastic gauge. Naaayon ang mga kulay nito sa laki ng journal at bearing shell ng ating makina. Kailangan kasi na nasa tamang clearance ang ating mga bearing sa ating journal. Kasi nga para maiwasan ang pagkudkod ng ating mga bearing sa ating journal. At para maiwasan naman ang pag-init ng ating engine oil kung merong maliit na clearance ang ating bearing. At kung malaki naman ang clearance ng ating bearing, ay hantong ito sa low oil pressure. Para maiwasan ang mga nabanggit kong ito, ay kailangan or mas mabuti na gumamit tayo ng plastic gauge para sa sureball na trabaho, para sa reference of measurement, para walang maraming hassle sa time na tayo ay magtitesting ng pandarin ng ating makina. Saka ang pinaka-importante mga boss ay para maiwasan ang tinatawag na back job. Mahalagang paalala lang po, gagamit lang po tayo ng plastic gauge sa time na ibabalik na natin sa pagkabit ang ating crankshaft doon sa ating cylinder block. At kailangan na malinis ang lahat ng journal at shadow ng ating cylinder block. At kailangan na wala itong residue ng oil or grasa. Pagka may oil at grasa kasi ang ating mga journal at ating mga bearing, ay maaaring hindi accurate ang paglapat or pag-press ng ating plastic gauge sa ating sinusukat na bearing. Kasi nga, mababasa ito ng oil. Bawat color ng plastic gauge ay meron itong nire-represent na size or laki ng ating mga bearing shell at sa ating journal. At depende na rin sa laki ng ating makina. So mamaya mga boss is, i-cop up natin yan sa huli ng video na to kung ano ba ang mas nararapat na klase ng plastic gauge or kulay ng plastic gauge para sa iyong tinatrabaho na makina. Kung napapansin mo ay mayroong papel ang nakabalot sa ating plastic gauge at meron din itong parang mga square na iba't iba ang size at may mga sukat ito kada square. Ang kulay ng square ay pareho sa kulay ng plastic gauge mismo. Ito ang tinatawag na measuring chart ng plastic gauge. Huwag na huwag mo itong itatapon dahil magagamit itong lalagyan ng plastic gauge bilang basihan ng clearance sa pag-press ng plastic gauge sa ating mga bearing. Ang mga sukat dito ay mayroong inches at metric. Lahat ng size ng square dito ay pasok sa standard clearance ng bearing. Kung gusto mo ng inches na sukat, is pwede lang itong ika-convert sa itaas na bahagi naman ang metric. Itong may malaki na size na square ay indikasyon na maliit ang clearance ng ating mga bearing. At ito namang maliit na size ng square ay nagpapahiwatig naman na mas malaki ang clearance ng ating mga bearing. Laging tandaan na maximum at minimum clearance lang ang mga square na nandito sa ating papel ng ating plastic gauge. Let's say for example, kung ang pagpiga or pag-press ng ating plastic gauge ay lagpas sa indikasyon ng chart, ay mas mabuti na magpalit na ng bearing or baka sobra ang paghigpit or maluwag lang ang torque na binibigay mo sa bolt or nut ng ating bearing cap. Or meron ding circumstances na oval or tapered na ang ating mga journal. Sa puntong ito, is ito na ang mga procedure na aking ibibigay para sa tamang paggamit ng plastic gauge. Step number 1. Putulin mo ang plastic gauge na kasing haba ng journal or bearing ng crankshaft. Ilagay ito or ipatong ito sa journal ng crankshaft sa ganitong posisyon. Hindi sa ganito. Reminder ko lang na kailangan malinis at walang residue ng oil kasi ito yung time na kukuha tayo ng clearance. Step number 2 ay ilagay ang bearing cap ng journal ng dahan-dahan. Kailangan na hindi magalaw ang plastic gauge para hindi magiba ang posisyon nito. Third step is higpitan ang mga bolt or nut ng bearing cap sa tamang torque nito at tamang proseso ng paghigpit. Tandaan na once nakalagay na ang ating bearing cap ay hindi na pwedeng ikutin ang crankshaft para hindi masayang ang plastic gauge. Fourth step is pagkatapos ng paghigpit ay luwagan naman ang bolt or nut ng bearing cap at tanggalin ang cap ng dahan-dahan. Panglima na step ay kung nagmarka na ang plastic gauge sa iyong mga journal or sa iyong bearing ay susukatin ito sa papel na chart
or yung lalagyan ng plastic gauge. Kung ano man ang sukat ay kailangan na pasok sa maximum at minimum na sukat ng plastic gauge chart. Pang-anim at panghuli na step ay pagkatapos masukat ng clearance ay linisin ang napiga na plastic gauge at lagyan ng kunting oil ang bearing bago ibalik ang bearing cap at tigpitan ito sa tamang torque. Kung ilan ang torque sa proseso ng pagsukat ng bearing clearance kanina ay yun na rin ang gawin mong torque sa pagbalik ng bearing cap. Kung natapos na ang pag-torque dito ay pwede ka nang mag-proceed sa ibang journal at sa ibang bearing. Tandaan na ang main bearing at crank pin bearing ay the same na procedure lang sa pagsukat ng ating mga plastic gauge. Kung nasa labas ang makina na tinatrabaho mo, ay swap ang proseso na to, pero kung dudukutin mo lang ang pagtanggal ng mga piston at mga bearing cap, ay ilagay mo ang plastic gauge sa mismong mga bearing cap nito bago mo ito torque kasi may tendency na mahulog ang ating mga plastic gauge. So laging tandaan mga boss, sa prosesong ito, kailangan na malinis, walang oil, at hindi iikutin ang ating crankshaft. Mga popular na plastic gauge na magagamit sa ating mga engine na naaayon sa kanyang mga kulay. Itong kulay green, red, at blue na plastic gauge. Green na plastic gauge ay mayroong sukat na 0.025 to 0.076 mm. At kung i-convert natin ito sa inches reading, ay mayroon itong 0.1000 to 0.3000 of an inch. Ang green na kulay na plastic gauge ay para sa maliliit na makina na mayroong 1 to 3 cylinder. Red na color na plastic gauge ay mayroong sukat na 0.051 to 0.152 mm. At kung i-convert natin ito sa inches ay mayroon itong 0.2000 to 0.6000 of an inch. Ang pulang kulay na plastic gauge ay nababagay sa mga heavy equipment katulad ng mga big trucks at mga earth moving machinery. Let's go to the color blue na plastic gauge. Meron itong sukat na 0.109 to 0.229 mm. At kung i-convert natin ito sa inches na reading, ay meron itong 0.4000 to 0.9000 of an inch. Ang color blue na plastic gauge ay para sa makina ng mga barko, para sa mga makina ng mga diesel power plant, at para sa mga generator engine na mga malalaki. So hopefully may natutunan kayo sa video at sa topic natin ngayong araw na to. Kung nagustuhan mo ang ganitong video ay huwag kalimutang mag-like, i-share, at i-subscribe ang aking channel. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. God bless and mabuhay. Peace!